Ito yung pinaka-worst na problema ko sa motor na na-experience ko. Hello mga bay, welcome po sa vlog natin ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Pasensya na sa boses ko mga bay ha, nilalagnat kasi tayo ngayon. Masakit yung ulo natin at may sipon pa. So pagpasensyahan nyo na. So ngayon mga bay, unang-una gusto ko lang magpasalamat dun sa mga nakabang talaga sa topic na ito. Sa mga hindi nakakalam, ano, quick recap lang sa mga hindi naka-check sa part 1 and 2. Nagpa-ECU remap kasi tayo, nagamit natin yung motor for a couple of days. Maganda talaga yung takbo mga bay. Bigla na lang siyang nag-check engine. Pinagtataka namin kasi kahit naka-check engine siya, wala siyang problema sa takbo. Napakaganda ng takbo kahit umabot pa ng 80, 90 yung takbo. Wala talaga siyang problema. Walang loss of power, wala whatsoever. At kapag chine-check naman yung diagnostic tool, hindi siya sa current fault code. Nasa history lamang siya. So from the word history, parang lumang issue na siya. So dapat normally ginagawa lang dyan kapag history lang yung error is nire-remove lang dun sa diagnostic tool. Gutoy. Ayaw ang tamalas. Ang hugaw ra, kanirang panit. Kanirang panit. So yung ginawa namin is nilinisan namin yung stator tsaka yung magneto. Pagkatapos nun is ni-remove yung check engine. However, after a couple of hours, bumalik na naman. Sunod naman na step na ginawa namin is nagpalit kami ng CKP sensor. And take note mga bay, itong CKP sensor na nabili ko is ito ay replacement lamang, hindi po ito authentic. Kahit yung nakikita nyo sa Shopee na merong lamang or merong logo ng Yamaha, hindi po yan original mga bay. Replacement lang po yan. Kung gusto nyo talaga ng authentic or genuine na stator, kailangan yung bumili ng full yung stator assembly. Now, pumunta ako sa kasa. Hindi to sa amin, yung malapit sa amin. Sabi niya, 5,300 at wala silang stock. So, it may take 3 weeks to 3 months depende dun sa supplier nila. So, ito na ang sagot. Na resolve nga ba yung issue pagkatapos natin magpalit ng CKP sensor? Bago yan, intro! Sorry sa pabitin doon ha. Shoutout muna sa mga sponsors natin. Maraming salamat po sa inyong pagtiwala. Rekta na tayo, wala nang paligoy-ligoy pa. Na-resolve nga ba yung issue pagkatapos natin mapalitan yung CKP sensor? Ang sagot po mga bay, hindi. Nag-upload po ako sa Facebook. Hindi ko na po na-upload sa YouTube channel ko. Nagpakabit tayo ng CKP sensor around Wednesday, kung hindi ako nagkakamali. Pagdating ko sa bahay, nag-update kaagad ako sa Facebook page ko. On that day mga bay, hindi bumalik yung check engine. Kinabukasan mga bay, nung maghahatid na ako sa anak ko sa school, dun nagsimula yung problema. Buwang nga po dyan, itik engine balik, di na moon, tikit-tikit eh, buwang may dawa. Tikit siya moon, tikit-taon. Nasa 60 to 70 siguro yung takbo namin. Bigla na lang siya nawalan ng power. Kahit anong pihit ko sa silinyador, wala talagang power mga bay. So nagtaka talaga ako kung ano nangyari. So ito yung CKP sensor mga bay. So ito yun mga bay, ito yung binili ko, yung replacement na CKP sensor. So nabili ko po ito sa Shopee sa Indonesia, 790 plus, napakamahal. Pero yan, wala talagang kwenta. So nasa inyo na yan mga bay, meron din akong kakilala na nagkakabit ito. Yung ibang mga customers niya, wala namang naging problema. Okay, sa akin lang, di ko talaga alam kung bakit. So kahit anong on ko, para lang siyang judging from that, obviously, yung issue is itong CKP sensor. So, itong nabili natin is defective siya. Kung magpapalit kayo ng CKP sensor, buy at your own risk. So, ito na. Ano nga ba yung next step na nagawa ko o ginawa ko para ma-resolve itong issue? So, after mapalyado yung motor, dinala kagad natin sa jack garage, iniwan natin doon. Sa hapon nun, mga late afternoon, nag-chat si boss dyan na okay na yung motor. Ayan. So, ito na yung motor, mga bay. Check natin. Okay, so wala na siyang check engine. On natin at off ulit 3 times. Okay, wala. Okay, so wala talaga siya. On muna natin yung motor. Okay.
Okay mga bay, so wala na siyang problema. All goods. So ang ginawa niya mga bay is ibinalik niya yung genuine na CKP sensor, tapos binalik niya yung stock map ng ECU. So hindi na siya nakarimap, stock map na po yung ECU natin. Dinilit niya yung check engine sa motor. Thursday until now mga bay, walang problema yung motor. Gusto ko sana gawin tong vlog by Wednesday, Tuesday or Wednesday pa eh, kasi gusto kong i-observe muna yung motor. However, nakapagbitaw tayo ng salita na mag-upload tayo or mag-update tayo by Sunday, kaya ginawa natin yan. So just in case mga bay, ano nga bang next step kapag babalik ulit yung check engine, papalit talaga ng stator. So hopefully, hindi yan mangyayari. Again, nasa stock map na yung ECU natin ngayon. And so far, from Wednesday afternoon up until today, wala siyang naging error mga bay. Walang problema sa motor, hindi bumalik yung check engine. So patuloy ko pang i-check at i-monitor yung motor natin para ma-update ko rin kayo kung anong yung mangyari. Okay mga bay, so yun po lahat. Ito yung pinaka-worst na problema ko sa motor na na-experience ko ever since na nagmaneho tayo ng motor. Napaka-hassle talaga mga bay. Time-consuming, nakaka-stress, napaka-gastos pa. Buti na lang si Boss Jan, binibigyan tayo ng discount kapag nagpapa-troubleshoot tayo sa kanya. Shoutout Boss Jan, maraming salamat sa pagtulog talaga. Siya talaga yung nagtulong sa atin para ma-resolve yung problema natin. So sana meron kayong natutunan. Hindi naman siya totally na kapag magre-remap kayo is mangyayari ito. Case-to-case basis lang kasi sa dami ng na-remap na ni Boss dyan na NMAX, sa akin lang yung nagka-problema. Sa mga merong idea dyan mga bay, paki-comment naman sa ibaba kung ano sa tingin nyo talaga yung problema. Kung bakit yung sa iba okay, sa akin naman hindi. Meron at shoutout din dun sa mga nagabang talaga ng vlog na ito. Alam nyo na kung sino kayong mga bay. Maraming salamat sa inyong suporta at sa pag-abang. At sana nakatulong yung vlog natin, okay? So maraming salamat po sa panonood. You back right up po from Cebu City. I'll see you guys in the next vlog. Peace!